Hi there, Rmans TV contains video content regarding stories related to love, mysteries, sports, fiction, sci-fi and more. If you like the story on our channel, you can like, share, comment and subscribe with notification bell. Thank you. We will continue the story of a guy who fall in love with a girl who sells Bainatawag or boiled corn dessert topped with freshly grated coconut, butter, and salt or sugar. Hindi nakapagtatakang dapuan ng gayong karamdaman ang mga kapatid ni Mary Joy. Nang bumisita ako sa kanila sa slum area ay talagang magpipiesta ang mga lamok sa naimbak na tubig sa paminggalan, gulong sa itaas na nagsisilbing pangtapal sa nakatapal pang trapan sa bubong, baradong alulod, estero, at kanal. Ipinagmamalaki ko siya dahil sa kanyang pagiging responsableng anak, na isinakripisyo ang sariling kaligayahan at edukasyon makatulong lamang sa kanyang pamilya. Ginito'y kinahiliang maglako at magtinda ng mais. Pangarap niya ang maging guro. Likas siyang mahiyain. Malumanay kong magsalita, pero malanghi. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pang ipagtapat ang tunay na dahilan kung bakit ko gustong mapalapit sa kanya. Sinagot ko ang mapang hamon at makahulugan niyang tanong. Bakit ka nakikisama sa akin, Stephen? Mayaman ka, mahirap lang ako. Alam mo bang naiilang na ako sa ibang tao kapag magkasama tayo? Obvious ba? Gusto kita, Mary Joy. Nagulat siya sa sinabi ko. Para mawala ang agam-agam niya ay hinawakan ko ang kanyang mga palad. Inilagay sa tapat ng aking dibdib. Mahal kita. Kung may kutsilyo ka nga lang, payag akong hiwain mo ang dibdib ko para iukit ang pangalan mo sa puso ko. Hindi ko siya pinilit nang tanggihan niya ang inihuhulog kong pagmamahal. Hindi pa rin siya sigurado. Alam kong nag-aalangan lang siya sa sasabihin ng iba. Sa agwat ng katayuan namin sa buhay, nag-aalala rin siya na ano na lang ang sasabihin sa akin ng ibang tao kapag naging kami na. Ako na anak ng abogado at presidente ng Homeowners Association sa village at kilalang doktor ay nagkagusto sa nagtitinda lang ng mais. Na nakatira kasama ng mga illegal settlers sa bakante naming lote, na namanapan ni mami sa lolo ko. Baka ang isipin daw ng pamilya ko, na kaya minahal niya ako ay para di mapaalis ang kanyang pamilya, pati raw ang mga informal settlers sa lupang pag-aari namin, na kinatitirikan ng kanilang mga barong-barong. Sinabihan ko siya at pinilit na huwag isipin ang mga bagay na yun. Sinabi ko na walang pakialam ang mga magulang ko sa love life ko. Naiinis ako sa pagpapakamartir niya nang wala sa lugar. Ang sakit kaya sa bangs, bakit mo pipigilan ang damdamin mong magmahal? Hahayaan mo na lang ba ang sarili mong? Hahayaan mo na lang bang maging mababa sa paningin ng iba? Bakit ka magpapaapekto sa sasabihin ng ibang tao? Ako ang pakikisamahan mo at hindi sila. Matulis ako sa chicks pagdating sa school. Pero, seryoso ako. Tinamaan talaga ako kay Mary Joy. Love ko siya.